Good morning mga padaba! Welcome back to my YouTube channel. Once again, this is VG, your Bicolana food blogger. And our recipe for today is my longtime favorite, Pancit Canton Guisado. And I would like to welcome my new viewers. Please hit the like and subscribe button. And since naka-ready na po ang ating mga ingredients, tara, samahan niyo akong magluto. Painitin po muna natin ang ating pot bago po natin ilagay ang mantika. Lagay na po natin ang ating bawang na hiniwa po natin ng maliliit na peraso. Kapag nag-light brown na po ang ating bawang, isunod na po natin ang hiniwa nating sibuyas. Then next na po natin ilagay ang carrots. Then lagay po natin ang oyster sauce. This is an optional lang po ah. I like it because it improves the flavor of our pancit. Add po natin ang hipon. Mas prefer ko po ang hindi po siya pinalatan. Sunod na po natin ilagay ang ating durog na paminta. And next, the Baguio beans. Ilagay na po natin ang ating hinimay na manok plus ang ating celery. Tapos haluin po natin ulit. Maglagay po tayo ng isang kutsarang toyo. Then lastly, lagay na po natin ang ating repolyo. Lutuin lang po natin siya in just 2 minutes and then set aside na po natin. And napansin po ninyo na hindi na po ako naglagay ng tubig. At half cook lang po ang pagkakaluto ng ating mga gulay. In a separate pot po, ilagay na po natin ang ating chicken broth and 3 cups of water. Ilagay na natin ang toyo, oyster sauce, isang chicken cube, at durog na paminta. Pakuluin po natin ng 10 minuto. At habang hinihintay po natin kumulo, gawa po muna tayo ng pang toppings. Dito po, ang gagamitin ko po ay baboy. And depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong ilagay, either kikiam, meatballs, or anything po na prefer po ninyo. Pwede na po natin ilagay ang ating pancit canton noodles. Haluin po natin. Lutuin lang po natin ang ating pancit in just 10 minutes. Nang sa gayon, hindi po ma-overcook ang ating pancit. At ilagay na po natin ang ating ginisang mga gulay na hiniwalay po natin kanina. Haluin po natin at sa loob lang ng 2 minuto, hanguin na po natin. At maglalagay din po ako ng olive oil para mas juicy po ang ating pancit. And ito na po ang ating pancit canton guisado. I hope you enjoyed watching my video. Please don't forget to subscribe. See you in my next recipe.